Good morning once again. Welcome po sa ating pong company ho ng ating programa ng 3MC Biotech Ala Marketing Campaign Services. Alam niyo po ay napakalaking karangalan na naman na magkita-kita po tayo, especially na ating pong ipapakilala ang pinaka-flagship na product po ng 3MC Biotech Ala Marketing Campaign Services. Narinig niyo na ba ang terminong acidosis? Kung hindi pa, pagkakataon nyo para marinig nyo po ito. Kung narinig nyo na, it's time for you to review the word acidosis. Ang nakalagay po dito is atin pong tatalakayin ko ang tinatawag po natin na acidosis. Nakalagay po dito sa atin pong pag-usapan ngayon, don't underestimate the word acidosis. Anyway, ano ba talaga ang meaning o kay ibig sabihin ho ng acidosis? Basis po sa mga scientists o mga doctors na madalubhasa ho na nagre-response sa ating tinatawag ng salitang acidosis. Based po kay Dr. Otto Warburgs, siya po isang doktor since 1931. Isa po siyang Nobel Prize winner na nakadiscover po ng tinatawag po natin na cancer. Ang sabi po niya dito, acidosis is the root cause of all diseases. Ibig sabihin ho, kung titignan po natin, bibigyan natin ng pansin yan. Ang acidosis ho ay siyang ugat ng lahat po ng sakit sa loob po ng tao. We have 28,000 kinds of diseases inside the human body. At ang pinakaugat niyan ay ang salitang acidosis. At ang matinding sinabi niya, dinecler niya, no disease including cancer can exist in alkaline body. Anong ibig sabihin po noon? Ibig sabihin po noon ay simple. Pag acidic ang tao, lahat ng sakit pwedeng pumasok sa katawan ng tao. Pag alkaline ang tao, walang sakit na papasok po sa loob po ng tao. Ngayon, tignan naman po natin ang sinabi ng isang doktor, dalubhasa, ang pangalan po niya is Theodore E. Baroudin, isa po siyang PhD doktor na mayroon po siya ang may agdaho ng alkaline or dye. Ito naman po ang sinabi niya, the countless names of illnesses came from the same root cause. What? Too much acid waste in the body. Ang acidosis pala, hindi lang po siya ugat ng lahat ng sakit, kundi tinatawag po natin na too much acid ho sa loob po ng katawan po ng tao. Pag sinabi po natin too much acid, ibig sabihin ho basura sa loob po ng katawan ng tao. That is the meaning of acidosis based kay Theodore Baroudin. Ngayon, tignan naman po natin yung isang doktor ho na ito po ay isa sa pinakamatalino ho na nabuhay po sa buong mundo since siya po ay lumabas sa mundo nito. Ang pangalan po niya is si Dr. Robert Young. Siya po yung author ho ng pH level or alkaline miracle. Ngayon, kung ang sinabi ho ng dalawang ito ay root ang lahat ng sakit, nagsimula sa acidosis, siya yung ugat. Based naman kay Theodore Baroudin, siya po ay sobrang basura sa loob ng katawan ng tao. Pero ang sabi naman ho, nung isa sa pinakamatalino na scientist doctor na nabuhay po sa buong mundo, siya yung po yung may agda ng pH miracle, siya po si Dr. Robert Young. Sino po si Dr. Robert Young? Si Dr. Robert Young is a highly respected leading scientist, microbiologist, naturopath, health nutritionist, and educator. Napakataas respetado na scientist ang nag-declare. Ang sabi niya, the prime origin and cause of cancerous tissue is the over-acidification of the blood and the tissue due to lifestyle and dietary choices. Anong ibig sabihin po doon? Na ang acidosis pala, simple ho ang ibig sabihin. Over-acid ho sa loob po ng katawan ng tao. That is the meaning of acidosis. Now, tingnan po natin maigi. Ito ang sinabi niya, acidosis is the basic foundation of all diseases. Anong ibig sabihin niya? Lahat pala ng sakit na meron ho sa loob po ng katawan ng tao, yan ang pundasyon ng lahat ng sakit. Yan po nang galing. Therefore, malalaman po natin that acidosis is the greatest problem inside the human body system. Ito po ibig sabihin ang conclusion niyan. It is the body problem, ang tinatawag po natin ay acidosis.
yan pa lang acidosis. Yan ang pinakamalaking problema sa loob ng katawan ng tao. Now, may nagprotest ako. Ang sabi ko dito, paano magkakaroon ng acidosis sa loob ng katawan ng tao? Samantala, pag ipinanganak ko ang tao, mag-drawing po ako sa inyong harapan. Yan po yung tao. Pag ipinanganak po ng tao, may pinagdadaan po na 70% tubig ho, and out of that 70%, nakategorize po sa dalawa, 20% acid and 80% alkaline. So, paano magkakaroon ng acidosis sa loob ng katawan ng tao? Samantala, ito yung percentage. Tama ho. Pero, tignan po natin maigi. Paano ba kasi lumaki o nagkaroon ho ng acidosis sa loob ng katawan ng tao? Number one, sa tubig ho, acidic. So, doon pa lang pala sa tubig, nagkakaroon ng tinatawag po ng pagtas po ng antas o level ng pagiging acidic ng tao. Ang ating tatalakayin ho, paano po nagkaroon o kaya tinatawag po na bakit may acidosis sa loob po ng katawan po ng tao. Ito yan po ang ating pag-aaral ngayon. How acidosis built into the human body? Number one, ang tubig ho, acidic. So pag kumiinom tayo ng acidic ho na tubig, ibig sabihin, ang pinapalakas po natin yung percentage ho ng acid. I-try po natin dito, hindi na po natin tinanggal na po namin ho ang level ng tubig do for the sake or for the safety of the business of our partner sa tubig ho. Ang tubig ho, i-represent po niya yung atin pong katawan. Ngayon, i-try po natin i-test po yung tubig ngayon. Meron tayong tinatawag po na pH tester. Dito makikita ho ang tubig kung safe siya o hindi. Pag ito po ay nag-yellow, nag-green, nag-orange, ibig sabihin acidic po yung tubig. Pero pag ito po ay nag-purple, nag-blue, nag-violet, ang tubig ho is alkaline. Walang kukurap. Congratulations. Sa tubig pa lang na iniinom po natin, naglalagay na po tayo ng acid sa loob ng katawan ng tao. Ibig sabihin, ang pinapalakas po natin is yung percentage po ng acid. Number 2 ho, sabi po ng pediatrician, pag ipinanganak po ang tao, kinakailangan ho ang i-take po niya na gatas yung ginatawag po natin na breastfeeding. But unfortunately, this time, ang dami hong mother ho na hindi po siya na breastfeeding at hindi natin pakikialam kung ano ang kanilang reason. Maybe they are working mother o kaya talaga ayaw nilang mag-breastfeeding o wala talagang gatas sa kanilang breast. Pero tignan po natin, pag ang bata ay ipinanak at siya nag-bottle feeding, the acid is growing. So, ibig sabihin, ilang bottle na ho ng gatas ho ang pinayin natin, gatas ho ng hayop sa mga bata. Ibig sabihin ho, habang nagkagatas po siya, the acid is growing. Number 2 ho, ang next po natin, meron tinatanong po na acidic food. Based po sa World Health Organization, we have top 5 cancerous or acidic food in the world. Number 1, red hotdog. Ilang red hotdog na ho ang ipinakain mo sa bata? Yun ang makalaking katanungan ngayon. Don't you know that hotdog is the most dangerous food in the world? Sige lang ho, baka nakumpan ba dyan. Tuloy ko. Edit ko na lang. Okay. Number 2 ho, cancerous food in the world is yung tinatawag ko na. Number 1 na cancerous food in the world is red hotdog. Ilang hotdog na ho ang ipinakain mo sa bata? Don't you know but that red hotdog can cause tumor in the brain? Malala ho na sakit ko yan. Ngayon, number 2 ho, ito yung tinatawag po natin na instant noodles. Ang instant noodles ho, yung kanyang mismong noodles ay meron po siyang wax doon. At doon po sa seasoning po niya, napakalaki po ang preservative doon. Nag-cause po siya, numinitis po ang ating intestinal lining ho. At ang noodles ho, nakakapagpabobo, nakapagbababa po ng memory ho, ng ating mga tinatawag po na brain system. Pangatlo ho, yung tinatawag po natin na preservatives, processed meats, at saka dirata. Kung mapapansin niyo ho, yung simpleng acid ho, dumadami
tumataas ho ang level ho ng acid dito sa ating katawan. And number 4 and number 5, soft drinks. Ilang soft drinks na ho ang ininom po natin? Don't you know that drinking soft drinks is equivalent ho tayo uminom po ng asukal? At ang maganda po niyang partner ay tinatawag po natin na junk food o kaya chichirya. Kaya ang tinawag siyang junk food eh, kasi basura po yan. So, ilang junk food na po ang kinain po natin. And don't you know that soft drinks and junk food, they go together. Ayan. Uminom ka na asukal, kumakain ka na sis, congratulations, welcome po sa kidney center. At itagtag po pa sa aming kalalakihan, kahit mga babae, sigarilyo dito, sigarilyo doon, alak dito, alak doon, and at the same time, stress. Ngayon ho, tignan mo nyo pong maigi. Ganito po siya lumaki ang tinatawag po natin na acidosis. Therefore, acidosis is a human creation. Ang acidosis pala, hindi po ito gawa ng sinuman. Hindi gawa ito ng sensya, kundi mismong ikaw at ako ang may gawa kung bakit nagkaroon ng acidosis sa loob ng katawan ng tao. Ngayon, dahil ganito na po ang status po natin, therefore, acidosis is the human creation from simple acid to acidic to acidity equals acidosis. At ang malupit po yan, magkakaroon tayo ng tinatawag po na major diseases of being acidosis. Number 1 is high blood. Number 2 is diabetic. Number 3 ho is heart attack. Number 4 is stroke. And number 5, cancer. It is because of the word acidosis. Ngayon ho, the good thing is, lahat naman po ng problema, meron tayong tinatawag na solusyon. Paano alisin o tanggalin ho ang acidosis sa loob ng katawan ng tao? Very simple. Siya rin ho ang nag-recommend o nag-suggest. We need to understand the simple process of alkalizing our body and the important role a properly alkalized body plays in restoring and maintaining overall health. Kung gusto mo na magkaroon talaga ng tinatawag po na total health, recovery to restore your health from acidosis, simple na pong sinabi niya, you have to drink alkaline water. Hindi po niya sinabing drink water. Drink alkaline water. At eat alkaline food. Hindi po niya sinabing eat food. No. Eat alkaline food. And what is the recommendation? You have to drink 8 glasses of water, alkaline a day. Kung gusto mong mapabalik ho, ang 80% ng alkalinity ng katawan mo, you have to drink at least 8 glasses of water, alkaline, every day. Number 2 ho, nagkakain po natin, recommendation, paano po mapababalik pong alkaline sa katawan ng tao, you have to eat fruits and vegetables every day. Ngayon, ang malaking tanong ho, dapat, yung fruits and vegetables po na yan, dapat ho ay fresh, hindi dinuluto. Number 2, dapat organic, walang chemical. And number 3, dapat po kahit man lang isang kilo, isang araw. Ang katanungan ho, can you do that? Kaya mo kumain mo ng isang kilo ng fruits and vegetables na hindi po dinuluto? Kasi ang kailangan lang po natin, extra. So number 2 suggestion, you cannot make it. And the good thing is, ang ating pong chemist ho, na isa po talaga ang pangalan po niya ay isa po nagangalan po na Yusdano Reano from Marindoke. Dinala po niya sa University of the Philippines, Manila. So, ibig sabihin po ang product po natin ay i-introduce po natin sa lagay po na to. The two recommendation of the nutritionist is you have to drink 8 glasses a day. And number 2, you have to eat fruits and vegetables every day. It must be 1 kilo. Dapat presko, dapat organic. But this suggestion failed talagang tao. 95% po sa buong mundo ay failed po siya na kumakain po ng 8 ng 1 kilo of vegetable every day. Ngayon ho, we are introducing po sa inyo ang isang produkto. Ang pangalan po niya is Biogen Plus. Bio means life, gen means generation, plus means to add or to prolong your life. Ano po si Biogen Plus? Si Biogen Plus po ay registered po siya bilang isang pong
produkto na rehistrado ho. Nandito po yung atin pong diploma. Number 2 po, ang product po natin ay meron siyang tinatawag po na Certificate of Analysis. Ito po ay pinakamataas na antas ho ng pag-analyze o kaya'y pag-research, pagtuklas sa isang produkto. Ang maganda po dito ay isang chemist ho from Marindoke na ang si Mr. Rehano ay nilagay po niya sa University of the Philippines para ito po ay i-analyze po sa laboratory. At ang matindi po doon, it is a byproduct of this, the University of the Philippines, Manila, of the Certificate of Analysis, the College of Pharmacy, the Health Science Center. At ang nakalabas po dito ay kaya po niyang patayin ho yung pinakamatindi ho na tridor na bacteria ho sa loob po ng katawan ng tao. It is the E. coli bacteria, the S. aureus, the C. albicans, and the mentographytes. Sila po yung mga bacteria na hindi po kayang mamamatay-matay sa loob ng katawan. Pero just because of this product, kaya po nilang patayin. Ang maganda pa dito, meron po tayong isang kaibigan ho na nagaling po sa Switzerland. At gumaling ho, at ito'y natulungan po ng product po natin, dinala po nila sa Switzerland at ito po ay pinatest sa Certificate of Analysis po ng tinatago natin sa Switzerland, at ang parehas po ang lumabas ng UP at Switzerland ho analysis. Ibig sabihin ho, the product is really accurate and concentrated. Anyway, what is Biogen Plus all about? Nakalagay po dito sa ating pong tarpulin. Biogen Plus is a super acid and bacteria destroyer. And what is the formulation of this product? Biogen Plus is a unique formulation that enhance and cares for good bacteria. Take note, magkaiba po ang word na enhance and cares. Itataas at ingatan ang good bacteria sa loob po ng katawan ng tao, and making them what to become strong enough to fight and eliminate bad and disease-causing bacteria. Magkaiba po yung fight at saka eliminate. Lalabanan nila, papatayin nila, at tatanggalin sa loob po ng katawan ng tao. Yan po yung Biogen. At ang magandang part po diyan, at talagang papatayin na yung bacteria na magkukos po ng sakit sa loob ng katawan ng tao. At ang Biogen Plus po ay ito po ang kanyang meaning o kaya ingredients. Biogen Plus is a highly concentrated, all-natural, organic plant extract. So ang Biogen, so isa po siyang natural plant organic extract and largely coming from the Musa textile in a liquid. Now, what is Biogen Plus? Ang Biogen Plus po ay isa super acid and bacteria destroyer. Ibig sabihin po niya, kahit anong klaseng bacteria o acid ay kanya po yung tanggalin. What is Biogen Plus? Biogen Plus is a unique formulation that enhance and cares for the good bacteria. Ibig sabihin po yan, magkaiba po ang enhance at saka sa case. Palakasin po niya ang cell po natin, ang good bacteria natin, at ingatan at alagaan ang good bacteria po natin. That making them strong enough, pinapalakas ko ang good bacteria natin. For what? To fight and eliminate bad bacteria that causing bacteria. Tignan niyong maigi. Ang Biogen Plus, pinapatay niya ang bad bacteria at pinapalakas niya ang good bacteria. Para ano ho? Para maging malakas siya, para patayin at tanggalin ang acid sa loob ng katawan ng tao. Number 2, ang Biogen Plus mo is a highly concentrated. So, ang produkto natin, concentrated. All natural organic plant. So, ang produkto, organic plant. Ano ho? Extract po siya. So, extract po ito ng halaman na concentrated, na papatay sa mga bad bacteria. That this product is a largely coming from the Musa textile in a liquid form. To give you information about the Musa textile, ang Musa textile ho, siya, ito po yung nasa gitna po ng Saging. Kung ba sa amin po, sa Cagayan Valley, sa Norte ho, Ubog, Isaba. Yung puti po sa gitna po ng Saging, yun po yung Musa textile.
yun po yung ingredients niya, at ano ang kaya po niyang gawin. This product is a non-toxic and toxins no synthetic chemical. It is modified during formulation process with a series of magnetic and electronic transformation. Ibig sabihin ko, through this product, Biogen Plus, kaya po niyang magkaroon po ng series of magnetic electronics sa loob po ng katawan ng tao. Ibig sabihin po, kayang-kaya po niyang ibigay sa atin yung total health sa loob po ng ating katawan, kasi hindi po niya papuformate po ang bakterya sa loob ng katawan. And this is a very timing. You know why? Ang tumama po sa atin ngayon is yung tinatawag po natin na asymptomatic bacteria na tinatawag po natin na coronavirus ngayon, pandemic. For one year na atin pong sinasabi po sa buong mundo. And this product can totally help ang immune body system natin, the human body system, para patayin yung bacteria meron sa atin. Ang good thing po dito, simple lang po ang gagawin po natin. The recommendation is very, very simple. You need only 2 drops of Biogen Plus every time you drink to the pang na 250 ml po ng tubig. So every time you drink, just put 2 drops. Pag kayo po'y uminom po ng juice, lagyan nyo ng 2. Pag tayo po ay nagsabaw, lagyan po ng 2. Pag tayo po ay nagkape, lagyan po ng 2. Every time na iinom ka po ng Sanmig, beer na beer, kahit anong drinks po yan, o kay Emperay, Pundador, o Alfonso, whatever yung gusto mong inumin, always put 2 drops. Ngayon naman ho, pag tayo po'y may sakit, yung severe talaga po na sakit, maglagay po ng 6 to 8 ho na drops po dito. Ibig sabihin kayo po'y may goiter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayroon po siyang lasa. But neglect or ignore the lasa, kasi the more na maglagay po tayo, especially doon po sa ating katawan, kaya po niyang eliminate and to fight, discharge the bacteria na napukos po ng disease sa loob ng katawan ng tao. Kung mapapansin niyo, naging alkaline ho, pinapalakpakan po ito. Matindi po natin. At the acidosis, the acid is gone. So, itingnan niyo po ang kanyang kulay. From sobrang acid o acidosis, it came into alkaline. Ito ang maganda sa part po na ito. Kayang patayin, kayang tanggalin ang bakterya sa loob ng katawan ng tao, at kayang gawin alkaline ang sistema po ng tao. And ang malaking katanungan, pag ako ba'y umiinom ng Biogen, bawal na bang kumain na mapinagbabawal? Karapatan mo yan bilang tao. But, ang good thing dito na, hindi mo pa rin maiwasan mag-soft drinks. Hindi mo pa rin maiwasan mag-noodles, mag-hotdog, uminom, manigernyo, stress and everything. Don't worry ho. Hindi na po siya magbabago. Ibig sabihin, protected ka na. Alam niyo ba, simple lang ho ang recommendation. Don't you know that 16 drops of Biogen every day is equivalent po ng 1 kilo fruits and vegetables. So ladies and gentlemen, we highly recommended the flagship product of 3MC Biotech Alam Marketing Car Services, the Biogen Plus. The plant extract at suka mo sa textile, sagot po ito sa 1,000 ho na sakit na pwede po niyang matulungan. If you want to know more about the company, please visit our website www.3mcbiotechala.com. Thank you once again. See you again sa next episode po natin. And again, this is Mr. Gumagat. Just visit our website. Namin and to declare to you this morning, and we officially introduce to you that we will authorize Lakad TV channel as our partner to advertise this company, 3MC Biotech Alak Marketing Campaign Services. At kami po ay nagagalak in behalf of Sir Harrison Batala na binigyan po natin niya tayo ng pagkataon para makapartner sila, and it is our heartfelt thanksgiving to entrust this product, this company to Lakad TV channel.